Hi mga kahibi, good morning sa inyong lahat. Ako nga pala si Marvin Del Puerto, Tagalibungan North Cotabato. Ito yung bago ko ring video. Welcome back to my channel mga kahibi. Ngayong umaga mga kahibi, may simbolin akong planetary ng mixer. Ito nga pala yung mixer mga kahibi. Yun, yung planetary doon nakakabit, yung planetary niya. So ngayon, simbolin ko na kasi may bagong mga pyesa na, pinalitan na ng bearing, oil seal. Ayun, mga spacer, o-ring, mga kahibi. Ang simbolin ko pala ngayon mga kahibi is planetary ng mixer, planetary ball drum. So ngayon, uumpisahan ko na yung pag-asimbol ko mga kahibi. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-asimbol ng planetary ng mixer. Ito na mga kahibi, yung planetary ng ball drum, ng transit mixer. Puso 8DC10. Yan. Yung unit kanina mga KB, ito yung planetary niya. Ang sira pa lang nito is yung mga bearing niya sa main drive. Sa main drive at saka oil seal. Gupok na gupok mga KB. Wala nang sample na tira. So ayun, pinalitan na ng bagong pisa. Nabilihan na ni Busing. Ito nga pala yung spacer niya mga KB. Yung bronze spacer niya. Ayan. Simbolin ko na mga kahibi. Ituturo ko sa inyo kung paano ikakabit yung mga pyesa nito. So, mabubuo rin ito maya-maya mga kahibi. Ito pala mga kahibi. Dito ito sa gitna nakalagay. Ayan. So, lagyan natin ng grasa para hindi mag magasgas. At saka may lubricant siya kahit konti. Gear oil pala ito ang lubrication niya mga kahibi. Ayan. Itong portion na ito mga kahibi, yung sa gitna may degree, medyo malalim sa gitna. Dito ito sa labas banda kasi dito nakalagay yung nakasit up yung gear ng coupling sa motor niya. Planetary motor dito nakalagay. So, suntok siya dito sa gitna mga kahibi. Yan, dito siya lagay mga kahibi. Yan. Simple lang ito mga kahibi. Yan, ito pala yung planetary drum niya, drum gear mga kahibi. So, okay pa naman, wala namang sira ng ipin. Yan, so ngayon mga kahibi, kakabit ko na yung tinatawag na retainer mga kahibi, busing type. Ito nga pala yung retainer niya mga kahibi, sleeve type mga kahibi. Ito dito lalapat yung oil seal niya mga kahibi, yung inside ng oil seal. Ayan. So ngayon ang unahin ko ngayon ito, isasalpak ko, ikakabit ko dito sa main drive shaft dito mga kahibi. Ayan. Saka papasok natin. Kunting pukpok lang kunti. Kasi wala tayong pressure. No need to pressure na ito mga kahibi. Kasi madali lang ito ipasok. O-ring type din ito. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko mga kahibi, please subscribe, like, and share my channel. Sana suportahan nyo. Ayan. So, nagpikit na mga kahibi. So, okay na siya. Pinamasin ko pala itong sleeve na ito mga kahibi kasi masyadong gasgas, malalim yung lalapatan ng oil seal. Kaya magli-leak yung gear oil kahit bago pa yung oil seal at saka bearing mo. Kung ito'y may green sa mga kahibi, magli-leak talaga yung gear oil at saka ang resulta ng pagli-leak, masisira yung planetary gear sa loob, yung mga bearing niya pag maubusan ng gear oil. So stay tuned mga kahibi. Mga kahibi, ito nga pala yung isasunod kong ikakabit. Ito yung main drive shaft oil seal mga kahibi. Ito
Ito yung oil seal niya. Lalagyan natin kunti ng silicone yung outside niya, mga kahibi, para siguradong hindi magli-leak. Kasi baka wala nang leak sa inside, baka sa labas na naman magli-leak. Kasi metal ito. Ayan, simple lang mga kahibi. Ayan. So, saka natin ikakabit. Ito. Dito siya, sa loob. Siyang susunod na ikakabit ng sleeve. Ito, yan. Kunting pokpok na rin. Dandahan kunti ang makahibi. At siguraduhin may pasok mo talaga para hindi madamage yung oil seal. Ayan. Ito pala yung nagpapaikot ng ball drum ng mixer. So ayan mga kaibig, ang susunod kong ikakabit naman ay itong dust seal mga kahibi. Ang purpose pala nito ay para hindi makapasok yung dumi, yung mga molecules na dumi. Yan. Kaya ito tinatawag na dust seal. Mga likabok hindi makapasok kasi sisilyuhan niya yung sleeve. Ito yung inside niya, ito ang sisilyo. Yan. So ito ay may lock ring pa rin sa loob. Coated siya, ng rubber coated. Mga kahibi, ito yung butas niya, maliit. Ayan, lock ring. Ayan. Ito ang isusunod natin na ikabit, mga kahibi. So, stay tuned, mga kahibi. So, ayun, mga kahibi, papasok ko na yung dust seal ng planetary. Ayan, ganito magpasok ng dust seal. Gagamitan mo ng flat screw. Phillips screw. Rubber type kasi ito. Ito. Yan. So, papasok po ng maigi, mga kahibi. Yan. Siguro doon, kapasok talaga ang lock ring niya, mga kahibi. So, ngayon, mga kahibi, ito rin yung susunod na ikakabit ko. Ito pala yung tinatawag na planetary plants adapter. Ayan, dito nakalagay yung planetary gear, main drive niya. Yung ball gear. Ito nga pala yung ball gear niya sa planetary. Nandoon kasi nakakabit yung adapter rin niya. So, sisiguraduhin natin na malinis din ito mga kahibi. Lagyan natin ng hangin. Ayan. So, gagamitan natin ng compressor mga kahibi para tanggal yung mga molecules na likabok. So, malinis na ito bagong bugas. So, malinis na ito. Ayan. Dito ito nakakabit mga kahibi. Pasok natin sa spline niya. Zero din ito mga kahibi. Ayan. Ayan.
natin yung knot niya mga KB. Knot na lang magpipress nito. Ayan. Stay tuned mga KB. Okay, ipasok na yung ball gear ng main drive ng planetary. Lagyan natin ang grasa mga KB. Para hindi masira yung ngipin ng gear. May lubricant siya. Ayan. Grasa talaga ang importante. Kasi grease lubricant po ito. So, kailangan malinis yung grasa. Yan. So, ang isusunod nating ikakabit mga kahibi ay itong spider lock niya. Ito ang tinatawag na spider lock. Ito yung isusunod nating ikakabit mga KB. Ayan. So yung position nito mga KB is ipapasok mo itong slot ng lock niya sa gitna. Ito dito sa slot ng shafting. Dito. Ayan. So pagkatapos, ito na namang nut niya, lock nut mga kahibi sa main drive. Ayan. So mga kahibi, ito nga pala yung gagamitin natin na pipe prints. Ito ang tinatawag na pipe prints para mahigpitan po ito ng mabuti. At siguraduhin natin hindi matanggal. So, kailangan ng malaking pipe prints, labi tubo mga kahibi. So, maya-maya mga kahibi, stay tuned. So, mga kahibi, ito na yung sinunod ko. Ito na yung planetary gear na buo ng mixer. Ito na yung planetary gear assembly, nakabit ko na. So, ang isusunod ko, ito naman yung planetary hub gear adapter. Ayan mga kahibi, itutumpak pa rin natin sa timing niya mga kahibi. So ayan, ganito. So ayan mga kahibi, konting pasensya lang kasi ikakabit na. So ayan, ayan. Ayan, isi-shoot natin sa dawil. Ayan mga kahibi. Okay na mga kahibi. So stay tuned mga kahibi. So mga kahibi, nakabit na yung planetary hub adapter, yung sa gear niya. Ang susunod kong ikakabit, ito yung thrust bearing mga kahibi. Ito yung tinatawag na thrust bearing. So ito dito ito nakalagay mga kahibi, tapos yung spacer bearing niya dito. Tapos yung solo dito mga kahibi, yan na namang cover niya mga kahibi. Yan, planetary gear cover. So ikakabit ko yan, tapos ayun na, buo na siya. Matapos na rin pagkatapos niyan. So finish na yung pag-assemble ko mga kahibi. So salamat sa panonood mga kahibi. Sana may natutunan kayo kahit kunti sa video kong ito. Please subscribe and like my channel and pakishare na lang po. Salamat po mga kahibi. So, ayan. Bye-bye mga kahibi.